Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay ang pagpapatuloy ng ating paksang aralin, ang kulturang popular. Pero ngayon ay magbibigay ako ng isang halimbawa ng akdang naging popular. Yan ay ang kwento ni Emilio Aguinaldo at ang Kapre. Okay. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Bilang introduction, balikan natin ang kultura, kahulugan ng kultura, kahulugan ng popular, at kahulugan syempre ng kulturang popular. Para doon sa mga nais ng mas malalim pa na pagpapakahulugan o mas malawak, ay pwede niyong panoorin ang aking mga naunang video tungkol sa kahulugan, nilalaman ng asignatura na kulturang popular. Okay. Bigyan natin ng kahulugan muli, pagbabalik-aral lamang, ang kultura ay set ng mga paniniwala, pagpapahalaga, layunin, at mga gawaing pinagsasaluhan ng mga tao sa isang organisasyon, institusyon, o lipunan. Ayon niyan kay Bernales at De La Cruz noong 2017 na makikita din sa Bernales et al. Noong 2019. Ang kahulugan naman ng popular ay sikat, puso, in, o napapanahon. Ayon kay Gonzales 2009, ito daw ay mga salitang nagpapahiwatig ng kasalukuyan. So kasalukuyang kaganapan. Mauuri daw ang kulturang popular bilang produkto o anyo ng pagpapahayag o identidad. Ito ay karaniwang tinatanggap, kinagigiliwan, sinasang-ayunan ng maraming tao at karakteristiko ng isang partikular na lipunan at panahon. So ibig sabihin, naging popular sa panahon na yon, nasa partikular na panahon. Halimbawa ngayon, ano ba ang in na in ngayon? Nabanggit ko yan doon sa dalawang pangunang video ko. Okay, sige. Ang ibabahagi ko ngayon sa inyo ay tungkol sa naging popular na kwento, si Emilio Aguinaldo at ang Kapre. Ang tanong, bakit ba ito ang aking napili sa dami-dami ng mga nabasa kong mga akda na naging popular? Una dyan, sapagkat pinag-usapan ito hindi lamang sa Cavite, kung saan ako ngayon nakatira, kundi sa buong Pilipinas. Napili kong ibahagi ang kwentong ito ni Aguinaldo dahil nakatira ako ngayon malapit sa flag capital of the Philippines, ang Imus, Cavite, kung saan nagkaroon ng dalawang makasaysayang labanan. Na yung una ay pinamumunuan ni Andres Bonifacio at yung pangalawa ay pinamunuan mismo sa panahon ni Aguinaldo, na pagkatapos noon ay iwinagayway na nga ang watawat ng Pilipinas. Siyempre, katulad na nabanggit ko, ang flag capital, dito yon sa Imus, Cavite. Particular sa Alapan. Yan, nadadaanan ko yan kapag ako ay may mga nilalakad-lakad, nadadaanan ko yan, yung lugar na yan. Pero siyempre, winagayway ni Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898, ay doon na sa Kawit, Cavite, sa kanyang tahanan. Okay? Pangatlo, bakit nga ba ito ang napili kong ibahagi sa inyo? Sapagkat meron akong personal na karanasan tungkol sa isang kapre dito sa isang subdivision ng Cavite. Pang-apat, mayroon din connection. May kwento ang aming pamilya sa Bicol. Ako ay taga Bicol kasi ako, taga Daet, Camarines Norte. At ang mga magulang ko ay doon nagmula at meron ding kwento ang aking tatay tungkol dyan sa mga anting-anting na yan. Sige, mamaya. Lahat yan ay mababanggit ko at may kukwento sa inyo. Ang larawang nakikita ninyo ay walang iba kundi ang ating kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas, unang Pangulo ng Unang Republika, Diktador ng Pamahalaang Diktatorial, Pangulo ng Pamahalaang Revolusyonaryo. Walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. So bago ang lahat, ang mahiwagang tanong. Ang husay ba sa pakikipaglaban
at kapangyarihang militar ni Emilio Aguinaldo ay bunga kaya ng pagkakaroon niya ng isang kaibigang kapre. Oo, maaari kayang isang higanting demonyong namumugad sa mga puno? Yan ang mahiwagang tanong. Pero bago yan, syempre kinakailangan nating pag-usapan muna kung sino ba ang mahusay na manunulat o pinanggalingan ng kwento na yan. Kilalanin natin si Dr. Isagani R. Medina. Si Isagani Medina ay nakatira sa Corregidor Island, Cavite. Siya ay historian, librarian, bibliographer, archivist, archivist, linguist at writer. Nakuha niya ang degree na BA in Library Science taong 1953 at ang kanyang PhD in History taong 1985 sa pamosong paaralan na University of the Philippines, Universidad ng Pilipinas. Mayroon din siyang degree na MA in Library Science sa University of Michigan, USA taong 2001. Pinarangalan din si Dr. Medina na Dangal ng Haraya, Lifetime Achievement Award in Cultural Research by the NCCA. Kung titingnan natin mabuti, kaya napili ko din yan dahil hindi basta-basta ang pinanggalingan, ang sumulat. Galing niya sa kanyang isang artikulo. Okay? Ang tanong, gaano nga ba kapopular ang kwentong ito ni Emilio Aguinaldo? Sobrang popular dahil maraming tao ang nag-interest at nagpalipat-lipat po ang kwentong niyan. Lumabas yan sa PTV4 noong 2013. Marami sa Facebook, actually, kumalat siya at nabasa ko yan 2020 lang, so nung mga nakaraang buwan lang. At napanood din yan sa isang segment ng Jessica Soho. At marami pa. Kung titingnan nyo dyan ang mga pinagkuhanan o ang mga link na nilagay ko, ay mababasa ninyo ang kwentong yan. Kaya masasabi kong ganun siya kapopular. Okay? Tingnan din natin ang mga aklat ni Dr. Medina. Kanina binanggit ko na nagustuhan ko yan dahil nagkaroon din ako ng interest sa manunulat. Diba? Ito si Dr. Medina ay marami siyang aklat na naisulat. Kaya nararapat lamang balikan ang kanyang mga akda. Yan, noong 1962 at 1997, nandyan ang kanyang Index to the Epistolario Rizalino. Ang kanyang Filipiniana Sources Abroad noong 1982. Nasulat niya rin ang Buhay ni Andres Bonifacio noong 1992. Meron din siyang Maitay Nga ang Lupa noong 2002. Ang Cavite, Tagalog yung ginamit niya, Cavite sa Gunita. Diba? Cavite Philippine Revolution 2001. Collection Building ng Filipiniana 2010. At naisulat niya rin ang Cavite Before the Revolution 1571 to 1896 noong 1994. At syempre pa sa buhay mismo ni Emilio Aguinaldo noong 1969. Madami pa nung kiniklik ko. Kaya naiisip ko nga na itong si Dr. Medina ay palalimin ko pa ang pag-aaral tungkol sa buhay niya. Kasi naiisip ko na katulad din nila Dr. Jose Rizal ay maihahanay talaga siya. Maituturing na mahusay ang manunulat na ito. Sige. At yun nga, nabanggit ko na magkakaroon pa ako ng mga sumunod na pag-aaral sa kanya. Okay? Ang inyong nakikitang larawan ngayon ay, kung titingnan ninyo, pwede siyang isang kapre at pwede rin pagkamalan demonyo. Ayan. Simulan natin. Si Emilio Aguinaldo at ang kapre. Tampok sa mga salinlabi at kwentong bayan ang kakaibang kaganapan sa buhay ni Emilio. Pinaniniwalaan na mayroon daw isang kapre ang naninirahan sa ilalim ng isang tulay malapit sa mansyon ni Emilio Aguinaldo sa Cavite. Ayan, kung makikita ninyo,
ang larawan. Sa gitnang bintana ng mansyon na ito, ang mga Aguinaldo iprinoklama ang independensya ng Pilipinas noong binanggit ko kanina, June 12, 1898, at ang larawan ay Retrato Pilipinas Photo Collection sa kalina ng galing niyan. Pananaw ng ilan, ang nilalang daw na ito ang nagbibigay ng payong militar kay Aguinaldo sa panahon na siya ay nakaupo bilang pangulo. Panapay, isang anting-anting sa hugis ng isang maliit na puting bato ang handog sa general na nagdudulot daw ng tibay at lakas. Hindi siya mamatay-matay sa paglusog saan mang digmaan. Konklusyon ng karamihan, ito rin ang punot dulo ng kanyang pagkakaroon ng mahabang buhay. So kung babalikan natin ang talambuhay ni Emilio Aguinaldo, nasa edad 90 na siya ng binawian o nung siya ay namatay. Okay? Isa pang larawan, makikita raw ang kapre kapag maliwanag ang buwan na nanabako sa may sanga ng punong kabalyero. Sa gabi, bago makipaglaban sa mga Espanyol, makikita si Aguinaldo na nakikipag-usap sa isang puting anino sa may bintana. Mm-hmm. Itinuturing nga na kapre ang personal na tagapagbantay ni Emilio Aguinaldo. At ayon sa kwento, may panahon daw na hinadlangan nito ang grupo ng mga sundalong Espanyol na tumawid sa tulay. Ito ay sa pamagitan ng himalang pagpapabalik sa mga balang kanilang pinapuputok. Imbis na tumama sa kampo ni Aguinaldo ang mga bala, ay bumabalik sa kanila. Ayon pa sa mga kwento, bago ang pagurong at pagtakas ng mga sundalo, nakita nila si Aguinaldo ay sumakay daw sa isang puting kalabaw. Kaya naman, ito ang maaaring magpaliwanag kung bakit ang bahay ng mga Aguinaldo ay pinamumugaran ng ribulto at mga ukit ng naturang hayop, ang kalabaw. Ayan, yan ay isang larawan ng kalabaw sa tagiliran ng kanyang bahay mula sa tahanan ng kasarinlan. Isa pa, yan naman yung kalabaw sa ilalim ng balkonahe. Nilalagyan naman daw ng anting-anting na sinasabi, winika na nakita ng mga saksi ang pagluwa ni Aguinaldo sa isang maliit na puting bato bago ito tuluyang binawian ng buhay sa kanyang higaan. Walang eksaktong makapagsasabi kung totoo ang mga haka-haka tungkol kay General Aguinaldo. Walang pagtanggi sa panig niya. Wala rin namang pagpapatunay. Nakadepende na sa atin, sa mga nagsasabi at pinaglilipatan ang hinungha sa alamat kung ito ba ay totoo o ito ba ay hindi. Ang kahalagahan kung sisipatin natin mabuti, isipin natin na ang mga dakilang Pilipino daw ay mayahalin tulad sa mga bayani natin sa Epiko, patulad ng Epiko. Sila'y maaalamat. Kung titingnan natin, makikisig sila at palaban sa panahon ng kanilang di-karaniwang kalagayan, pati mundong ginagalawan nila. Popular sa kanilang kapanahunan at nararapat sulyapan sa kasalukuyan. Dahil sa kanilang mahalagang papel na ginampanan sa kasaysayan. Ayan, isa na namang larawan ng isang kapre. So kung titingnan natin dito sa kwentong ito ay interesante talaga na balikan ang kasaysayan. Kasi nga kapre, diba? Karamihan sa ating mga ninuno ay naniniwala sa mga ganyan. Okay, ang isusunod ko ngayong ibahagi sa inyo na may kaugnayan dyan ay ang aking personal na karanasan dito sa Cavite. Kasi napalipat kami dito sa Cavite noong 2012, hindi mga 2011 pero 2012 nangyari yon. Ito ay nangyari nung bagong lipat pa lamang kami dito at nagdesisyon ang isa sa aking mga hipag noon na dalaga na kumuha rin ng tahanan malapit sa amin para terhan niya pansamantala.
Pero may kakaibang nangyari sa kanya. Kasi nung panahon na mapalipad kami dito sa lugar na ito, ay konti pa lamang ang mga nakakalipat. Konti pa lamang ang mga tao noon. Makikita mo, puro bahay pa lamang. Pero ang mga nakatira ay wala pa. So kung naaalala ko, mga 5 hanggang 6 pa lang kami dito sa street namin. Kaya yung hipag ko na medyo malayo-layo ang agwat namin ay nakaranas ng mga kakaibang kaganapan na kung minsan ay talagang tinatawagan niya kami para sabihin kung ano yung nagaganap sa kanya na kakaiba talaga dahil kapag madaling araw daw ay sobrang init na kakaiba naman talaga. Sobrang init na parang hindi ka mapakali kasi dito kasi sa Cavite kung titingnan noong panahon na bago lang kami ay sobrang lamig. Hindi mo kailangan mag-aircon. Sa totoo lang, hindi mo kailangan mag-electric fan kasi nga iba pa ang samyo ng hangin. Sa ngayon, siguro na 2021, hindi na nakatulog ng walang electric fan. Nag-aircon na rin kasi nga may pagkakaiba na. Kasi nga, puno na ng mga tao ngayon. Puno na yung mga kabahayan na dati ay wala. Balik tayo dun sa aking hipag na nangyayari talaga yun tuwing madaling araw. At kapag nararamdaman niya raw na kumakaluskos sa may parting uluhan niya. Kaya ang ginagawa niya ay nagtatalukbong siya ng gumot. Pero kapag nagtalukbong na siya ng gumot, maaaninag niya ang malaking boltahe sa uluhan niya. So malaking boltahe, ibig sabihin hindi siya pangkaraniwang tao dahil malaki siya. At pag dumadating naman daw sa punto na siya ay maliligo, napapansin niya na yung binubuhos na tubig na bumabagsak sa tiles, puting-puti yan, nakikita niya na puro putik ang lumalabas. So sa ganong isipin, yung aking hipag, paliba sa dalaga, ay takot na takot talaga siya nung panahon na yon. Eh nung una ay sinunod yung payo na pausukan, magpausok bago mag-alas 6 ng gabi, pinauusukan yung paligid, tapos ayun, nangyayari at nangyayari pa din siya. Kaya ang kaduluduluhan nun ay nagdesisyon siya na umalis na doon sa bahay na nakuha na yon. So masasabi ko na yung karanasan na yon, at dahil ilang panahon din, buwan din siya na tumira dun sa bahay na yon, pero dahil sa paulit-ulit na nagaganap na ganong senaryo sa kanya, ay iniisip niya talaga na yun daw ay isang kapre. Okay, so umalis na siya doon. So kung titingnan mo, ay parang nangyayari sa kanya kasi ginugulo niya kami, tinatawagan niya kami. Kaya para sa sapat ko, parang naniniwala ako na posible nga. Diba? Okay. Isa pang kaugnay na kwentong ano naman, anting-anting sa amin ni Nuno. Ito ay kwento ng aking tatay sa kanyang tiyuhin na naganap noong mga 1950s, kumbaga yung kabataan niya. Dahil paborito siya ng kanyang tiyuhin, kaya siya ang kasama sa mga lakad-lakad. So may dalawang partikular na senaryo akong hindi nakakalimutan sa kanyang mga kunikwento sa amin. Yun naman talaga ang libangan noon. Kasi hindi pa masyadong uso yung telebisyon sa panahon namin. Parang ang tanda ko na, no? Diba? Mas lamang yung mga kwento ng mga magulang bago matulog. So sabi niya, doon daw sa isang senaryo, papunta daw sila ng Sayawan, kasama syempre ang kanyang tiyuhin dahil siya ang paborito nito, ay ang grupo daw nila, bago pumasok sa Sayawan, ay syempre mahaba ang kanilang paglalakbay. Talagang ang mga Sayawan daw noong unang panahon ay hindi ka naman talaga iniimbitahan. Kumbaga, ang mga kabinataan daw noon, basta may narinig na tumugtog sa malayong lugar, hahanapin na lang nila yun. Kumbaga, susundan nila na susundan kung saan yun. So, lakad sila ng lakad. So, bago sila pumasok sa Sayawan na yun, edi pagod,
Nag-iisip sila ng pwedeng manguya-nguya, makain bago pumasok sa sayawan. Kaya ang ginagawa nila, sasaglit muna sila sa isang tindahan na madadaanan bago ang sayawan. At doon daw, kapag sila ay bibili na, itong tiyuhin daw ng tatay kong ito ay pumipitas, pinapakita talaga sa mga kasamahan at nakikita niya rin na pumipitas daw ng dahon. At itong dahon na ito ang siyang ginagamit na pambili doon sa tindahan. Ay itong tatay ko, nakamasid lang naman daw siya. Kaya ayun, kampante-kampante naman daw tinatanggap ng tindera, binibigay kung anong pinili nila. Tapos ayun na, nakakapasok na sila ng sayawan. Pero kinabukasan daw ay maririnig daw ng tatay ko yung balita sa lugar na yon. Yun na nga, di ba? Pasa-pasa, kwento-kwento, nababalitaan. Na ayun daw sa balita, nagtataka daw ang isang tindera sa kanyang tindahan kinabukasan. Kasi nga, nagulat siya na bakit daw mayroong dahon doon sa lagayan niya ng pera, ng panukli. Kasi nga, sa probinsya, kadalasan nakikita ko doon, ang ginagamit pa nilang lagayan ng pera doon ay yung arinola. Hindi ko alam kung particular kayo sa arinola, pero ayan yung ginagamit ng mga matatanda na ihian para hindi na sila lalabas ng bahay. Alam naman natin na ang banyo, kadalasan sa probinsya, ay medyo malayo sa bahay, may distansya. Okay? So, ayun yung isang senaryo. Pangalawang senaryo naman ay yung meron daw nililigawan ang kanyang tiyuhin at pinamamanhikan kahit hindi naman siya sinagot. Doon daw sa pamamanhikan na yon ay kasama na naman ulit ang kanyang, ang tatay ko. So, nung panahon na yon na pumunta sila sa pamamanhikan, ay di tinanggap. Hindi siya tinanggap, tinanggihan siya kumbaga. Pero ang sabi ng tatay ko na wala daw siyang naaaninag na kahit anong pagkakakilanlan o pagkakakitaan ng pagkadismaya o pagkalungkot sa parte ng kanyang tiyuhin dahil wala naman daw, pero nagagalit yung kanyang pinamamanhikan. Kaya ang ginawa daw nila ay tumalikod na sila pababa at nagsasabi daw yung tiyuhin niya na huwag kayong mag-alala, mamaya ay susunod din sa atin yan. At tuloy-tuloy nang bumaba ang grupo nila. Pagdating daw dun sa baba, kasi may itaas yung bahay, ay mga ilang hakbang papalayo sa bahay, lumingon daw yung tiyuhin ng tatay ko at meron siyang hawak na panyo at iwinagayway ng ilang ulit doon sa babaeng pinamamanhikan niya at umalis na sila. Maya-maya daw, yung babae na yon ay kasunod na nila. Yun yung kwento ng tatay ko. Kaya di ba parang, wow, talaga ba na nangyayari yon? Pero kwento kasi ng tatay ko eh. Pero ang tanong ngayon ay kumusta sila nung, syempre may tanong tayo kapag nagkukwento ang ating magulang. Ay kumusta naman po sila? May nangyari ba na naghiwalay sila? O, sabi ng tatay ko, sila daw ang nagkatuluyan. So nakakatuwang isipin na ang mga kaganapang ganun ay nangyari talaga tunay sa kasaysayan. Okay? So ayun, tinanong ko naman yung tatay at nanay ko kung sila ba ay dumaan sa proseso ng pagliligawan o manhikan at kung ano pa, okay naman, tumaan naman. Same din naman syempre sa akin. Ganon din naman ako sa asawa ko na may pagliligawan din. Na walang anting-anting na kasali, kumbaga. Okay, ano nga ba ang aking konklusyon sa pangkalahatan na yan? Bilang pag-uwakas, masasabi ko na mayaman talaga sa panitikan ang Pilipinas. Kaya nga dapat wag tayong pumayag. Makiisa tayo doon sa paglaban ng tanggol wika, 'di ba? Napanatilihin ang Pilipino at panitikan sa kolehiyo. Mahalaga 'yon dahil nababalikan ang mga kaganapan dito sa ating bayan. Bukod sa mga kilalang tao na may kwentong kababalaghan na maaaring tunay na ganap sa kanila. O 'di ba? Ang pamunuan ni Aguinaldo, ang buhay ni Aguinaldo, bakit napag-uusapan?
Gayun din sa akin, sa personal na karanasan at sa karanasan ng aking ninuno. Isa lang ang mahalaga dito na ang kwentong ito ay pasok sa panitikang Pilipino. Panitika ng ating lahi na tulad ng ibang bansa ay masasabi nating meron tayo. Meron tayong pagkakakilanlan. Dapat linangin, pag-aralan at balikan dahil sinasalamin nito ang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Kung paano ang mga Pilipino ay merong sadyang tapang at galing sa larangan ng panunungkulan. May anting-anting man yan o wala, may kapre man o kakaibang nilalang na sinasabing nagsisilbing sandigan. Matapang pa rin at nagpapatuloy ang Pilipino sa abot ng kanyang kakayahan. Diba? At sa huli, magpapatuloy lamang tayo sa pag-aaral ng ating panitikan. Magsulat tayo. Yun ang pinakamaganda. Magsulat tayo ng naiisip natin, ng nararanasan natin. Dahil ito ay magsisilbing inspirasyon sa mga tao. Sa mga tao na magbabasa. At magiging refleksyon din ito ng ating bayan. Ang pag-aaral sa kwentong bayan, alamat at iba pang kaanyo nito ay magsisimbolo ng pagka-nasyonalismo at pagpapakita na tayo nga ay makabayan. Isama ang Panginoon at hingin ang kanyang gabay sa kaunawaan ng bawat akdang ating binabasa o ng akdang ating isusulat. Salamat sa paating Panginoon sa araw na ito. Magpatuloy tayo sa pag-aaral ng panitikan. Maraming salamat. Magkita-kita tayong muli sa aking susunod na video. Paalam!